Gaanong kasarap? Legit ba? Wah! Sarap na! Kumukulok na yung tiyan ko. Hana Dulce! Annyeonghaseyo! Ito si Bones and Popo! Ito ang food show na walang title. At nandito tayo ngayon, parang mali-mali natin yung mga baon natin. At nandito tayo ngayon sa isang Korean restaurant, pero hindi lang yon. It is actually a Korean compound. Napakalaki ng complex na to. There's a Korean spa and massage, chicken and pizza by Korean Mart dito. Pero syempre, ang pinaka-importante, we are gonna have some amazing Korean food tonight on ang food show na walang title. I'm so excited. Akala ko nga, nasa Korea na tayo nito eh. Soon, makakapunta rin tayo doon. May sinasabi yata si Fofo Avangan. Pero why kumain muna tayo. Let's go, sagaw! Tara, let's go! Dami ko hand sign! Samgyupsal! 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 Okay na! Sasabihin ko sana, annyeonghaseyo! Welcome to food show na walang title! Araso! Araso is, I get it. I understand. Let's eat. Ne. And with that, dahil excited na akong kumain ng Korean food. Yeah! Dahil dyan, ikaw, Fofo, isa kang runner sa Running Man Philippines na kinuha ang adaptation from Running Man in Korea. Dalawang buwan ka dun, Fofo. 8 weeks ako tumira at nagtrabaho sa Seoul, South Korea at sobrang na-enjoy ako. Only Korean food ka doon. Pag uwi ni Fofo dito sa Pilipinas, nako, wantusawa din siya mag-Korean food. Hindi talaga ako naumay at hindi ako nagsawa sa Korean food. Hinanap ko talaga. Parang naging normal para sa akin. Parang yung mga Pilipino naghahanap ng adobo, ng tinola, ng kaldereta. Ako naghahanap na rin ng samgyupsal. Wow. Naghahanap ako ng soft tofu stew. Wow. Bibimbap! Okay, pero dahil dyan, meron tayong samgyupsal dito at meron tayong hot pot dito. We are in Rodem's Korean restaurant. Ang side story dito ay yung isa sa translators ni Fofo sa Running Man Philippines nung nag-shoot sila sa Korea ay anak na may-ari ng restaurant na to. Yes. So, while we were shooting Running Man PH, syempre, Korean yung buong staff namin. Kailangan namin ng translators. So, yung mga translators, yung iba taga dito, yung iba taga Korea na marunong mag-Pilipino, It just so happened si Steven, one of the translators, told me na, "Uy, Mick, pagbalik niyo dyan sa Pilipinas, may restaurant ako dito sa may Cavite." Kailangan lutuin muna natin ang hot pot. Yeah. Tanong ko lang, marunong ka ba magluto ng hot pot? Hindi, pinapakiramdaman mo lang yan. Dapat pinifeel mo, anong dapat mong unahin? No, hindi pwede. Kasi kapag inuna mo, ang mga malalambot ay magiging sabaw na lang talaga yan. Inuna ko lang. Inuna ko lang, bawal ba? Ako na. Tapos, manood ka na lang muna. Mamaya, ikaw na dun sa samgyupsal. Malinis kamay ko. Weh! Nakakatawa si Fofo maglagay. Twing! Tapos, Bones, eto. Yung itlog, lulutuin mo na? Hindi. Ilalagay natin dito para aesthetic. Tama ba yan? Okay. Ito, dito babasagin ha. Oh! Yung mushroom ba, lulutuin na? Yes! O, tingnan mo, nagtanong-tanong talaga kami kasi hindi namin alam. Kasi usually pag nag-hotpot kami, hinahayaan namin yung iba yung magluto. Actually, mabagal ka, Bones. Pwede bang ganito? Yung lettuce, huwag mo muna ilagay, ah. Oh, diba? Yan! Parang expert. Chili! Lahat na! Excited ka na? Oo. Kumukulok na yung tiyan ko. Okay. Wow! What a stew! Okay, so bibigyan natin to ng mga 5 minutes to 10 minutes. 10 minutes! 15 minutes! Bye. Actually, buti niya talaga 20 minutes. Depende talaga sa tao rin, no? Parang ayoko naman kumain ng kamote na hindi pa luto, di ba? Ewan ko lang kung ikaw gusto mo, hindi. Yan! Wow! I love tteokbokki! Mama, I want to! Dahil aantayin muna natin to for around 10 to 15 to 20 minutes, depende sa feeling namin. Lipat tayo sa Station 2, Bonizi! Alright. Come with me! Time for the samgyupsal! Tignan ko kung sinusulit ng mga Pilipino ang side dishes nila dahil only side sila.
Okay. Sinusulit nga naman talaga. Ito, anong side dish to? Kainin mo. Ikaw sarap kaya? Yan. Ikaw hindi, kaya? Masarap yan. Gulay yan. Alam ko. Ikaw mag-try. Masarap. Labalan. Ang chart tissue yan. Huwag yung kakainin yung tissue, ha? Curious ako. Ano ang pinaka-paborito mo sides ng mga Pinoy? Ano yung nauubos lagi? Kimchi. Ako, pag pupunta tayo sa Korean restaurant, lagi ko una sinusubukan yung kimchi. Kasi iba-iba talaga ang gawa ng kimchi ng mga titas natin. Nakakilig yung ano, matamis na patatas, no? Ako, kimchi gusto ko kainin. Matamis na baby potato? Sour yung kimchi nila. I like it. Yun yung type ko talaga. Ano ba, may hindi ba maasim na kimchi? Yung iba, hindi sobrang asim kasi. Alright, before we get to our samgyupsal, Bonizi and I ordered our staple Korean dishes. Yung para kay Bonizi, ito yung favorite. So for Bonizi, what is it? Tteokbokki! Bakit? Bakit? Explain mo lang. Gusto ko yung tteokbokki kasi chewy siya and at the same time may spice. So parang may experience talaga kapag kinakain mo. I know it's a really famous street food in Korea. Kaya ito lagi ino-order ko kasi dito talaga ako masaya sa dish na to. Dadagdagan ko lang yan. Si Bonizi sobrang hilig niya sa mga pagkain na may texture na chewy at gooey. Okay. Ako naman, may bago akong nahanap sa Korea. Ano? It's called soft tofu stew. So sarap na ako dito. Pinanood ko pa yung Itaewon class. Ah, yeah. So ito yung sikat na dish ni PSJ dun sa pub niya. So mas lalo pa akong nainganyo. So all over Korea, lahat ng restaurants, nag-order ako ng soft tofu stew. Here in the Philippines, nako, mahirap maghanap na masarap na soft tofu stew. Habang si Popo magluluto, ako naman, titikman ko na. Masarap! Ang sarap ng chewiness ng tteokbokki. Okay, ito na. Lapas. Ooh. ASMR, wait. Okay, so habang ginagawa natin to, Bonizi, napansin ko lang, iba-iba ang type ng mga tao pagdating sa samgyupsal nila. Yung iba gusto nilang malatapa, no? Yung iba naman gusto nila, saktong-sakto lang yung pagkaluto. Ikaw, anong type mo? So, ko yung totong na totong. Alam niyo bakit? Natatakot si Bones. Dahil narinig niya dati na ang pork dapat hindi mo nakakain ng raw. Mm. Dapat walang pula talaga pag kinakain mo yung pork. Kaya natatakot siya. Kaya gusto niya yung samgyupsal niya, totong na totong. Halos malatapa na talaga. Oo. Ako naman, sa pagkakaalam ko, quality pork, okay pa rin naman siya eh. Safe pa rin siya. So for me, yung saktong luto yung gusto ko sa samgyupsal. Okay. Para matanggal yung anghang? Dala lang. Wow! Sige, konti pa, konti pa. Okay, game. Habang inaantay natin, This is rice wine. Ang tawag sa kanya, makuli. After work, kung gusto mo mag-relax, makuli. Gusto ko lang tanungin yung staff, bakit sa akin dalawang rice? Bakit kilalang-kilala niyo ako, ha? Ito na. Makuli, rice wine. But for the culture to, hindi kami mahilig kuminom. Pero Korean for the win. Gonbei. Oh, this is yummy! Parang soda. Kaya dahan-dahan lang. Oh! Wow! Ganyan isa pa, ito. Ready, and go! Ganito, Popo. Kumuha ka dyan. Tapos ganun. Poise ako eh, poise. Ako wapoise, kaya... Sabi nila kung sino daw nagluluto sa samgyupsal. Siya daw yung under. Oh, sino magluluto nito? Wow, ang sarap naman ng niluluto mo, Bobo! Grabe, ang galing mo talaga magluto. Thank you po. Okay lang po ba? Tama po ba ang pagluluto ko? Bilisan mo. Tama po ba ang pagkatutong ng ating samgyupsal? Alam nyo guys, pag kumakain ka ng samgyupsal... Sorry! Diba kung napasok ako ng pagmamahal mo, mapapasok ka rin. Sa pagmamahal ko. Pero masarap! Yun yung masaya sa samgyupsal. Dahil naluto siya agad, kahit medyo mainit pa, parang nasaya kumain. And you're working for your food. Oh, diba? Pwede, girl. Samgyupsal. Ngayon, akala ko susubuan ako. Ay, sorry! Akala ko talaga. Sabi ko, sorry, gumanap pa ako. Nee, sorry ako. Teka lang.
Ready pa ako eh. Mm. Mm. Ito ang soft tofu stew. Gaano kasarap? Legit ba ang soft tofu stew dito sa Rodems? Ang taas ng standards ni Fofo sa, wow, sa soft tofu stew. Daming sahog. Daming tofu. Mm, tapos kanin, no? Sa unang papak, sa unang experience, sa unang papak, papak. I feel like I'm home. Wow, comforting. Eh, oh, comforting talaga siya. Pagkatapos mo magtrabaho, gusto mo ng mainit na sabaw para uminit rin yung tiyan mo. Saktong-sakto talaga itong soft tofu stew. At ayan, dahil alam ko yung mga Pilipino, sobrang hiling talaga sa Korean food. Something new to try ang soft tofu stew. At para mas maranasan rin natin yung kultura ng Korea. Mm-hmm. Ooh, exciting! Sausaw natin yan. Swak na swak, matak na wapak. Mas masarap. Yan. Ito. Mmm. Mm. Sarap. Pagdating talaga sa Korean food, napaka-comforting ng dating para sa amin. Lagi ko talaga naiisip ang BTS. Wow! Ako, Bones, kaya ako na-enjoy yung Korean food. Pang mahaba ang dinner siya. So kung wala nagka-catch up ka sa mga kaibigan nyo, lalo na kami ni Megan, minsan namin nakakita yung mga kaibigan namin. Siguro mga twice a year, once a year madalas. Pati yung mga kapatid natin. So, ang saya pag nagsama-sama kami over Korean food dahil, di ba, magluluto ka, aantayin mo lumamig ng konti, ang dami mong pwede pag-usapan. Very experiential and communal yung experience ng pagkain ng Samgyeopsal at Korean. Before we get to the end of our episode, we're gonna switch places kasi ang ganda ng lugar dito. May bahay kubo dyan sa labas. We're just gonna show it to you right now. Let's go. And here we are, galing tayong Station 1, yung ating shabu-shabu. Station 2, ang Samgyeopsal. Ito na ang last station, ang Station 3, ang Bahay Kubo. But you know what, the reason why I wanted to show this, sobrang cute! Yeah! Ang cute na nasa Bahay Kubo ka, pero meron silang setup pang Samgyeopsal. Yes, medyo maingay, pero presko, di ba? Papunta na tayong December, January, lalamig na yung panahon dito. So perfect, and I really felt it was important na ipakita natin to kasi kahit ako gusto ko sanang kumain dito. Actually, nakakatuwa kasi yung owners nga, kahit na Korean sila, 30 years na sila nasa Pilipinas. So parang pusong Pinoy na rin daw sila. And I love that they add this Filipino touch dito sa restaurant nila. So a fusion of cultures, Korean and Filipino. Ooh. Napakasarap ng pagkain dito, I must say. Although biased ako because I am half Korean at this point. Dahil dyan, Gonbae. Gonbae. Salamat sa panonood. Ito ang food show na walang title. Bye!